So, hello mga boss. At nandito na naman tayo sa channel ko. So, pag-uusapan natin ngayon kung bakit ko pinili yung pagbablog. So, sa mga bago pa lang sa channel ko, please subscribe and click the bell button para naman updated kayo kung may panibago na naman akong kalokohang gagawin. So, bakit ko nga ba pinili ang pagbablog? Ang pagbablog kasi para sa akin, may do-document ko yung mga karanasan ko, yung mga napuntahan kong lugar, yung mga best experience ko, mabibideo ko yung mga okasyon na yung mga masayang araw na nakuha na mo lang ng video. Kasi yung mga memories mo, hindi mo na maibabalik yun. Pero kung na-document mo yung mga pangyayari, yung mga nangyari sa'yo, yung mga masasayang pangyayari sa buhay mo, na-document mo yun, ibig sabihin, pwede mo siyang balik-balikan. Pag in-upload mo naman kay YouTube yan, hanggat mayroong YouTube, andun lahat ng memories mo. Pwede mo siyang balikan, lalo na kung may mga anak kayo, may mga minsan lang kayo makapunta sa lugar na yon. Pwede mong balik-balikan yon. Pwede mong alalahanin yung mga memories na nandudong kayo. So, hindi lang yon. Ang kinaganda nun, sa YouTube kasi, pag naabot mo na yung requirements nila at ma-monetize na yung channel mo, ibig sabihin lang nun, sumasahod ka na sa YouTube. Ayos yun, di ba? So, hindi lang naisisave yung memories mo, sumasahod ka pa sa YouTube, pinapasahod ka pa nila. So, yun ang kinaganda nun. So, sa mga baguhan din sa YouTube na naghahanap din, nag-research din, usually ako kasi, nung baguhan din ako sa YouTube. Pero baguhan pa rin talaga ako ngayon. Usually kasi nagsisearch kasi ako. Nagsisearch ako kung paano ba mag-edit ng clip, ano ba yung mga niche, ano ba yung susunod kong topic, ano ba yung pag-uusapan namin, ano ba yung interesado yung mga tao, yung mga ganun lang. Ako kasi masaya ako sa pag-YouTube dahil nai-document ko lahat. Lahat ng pangyayari sa buhay ko, mai-document ko. So sa pag-YouTube naman kasi, hindi mo rin maiiwasan na mayroong kambasher, mayroon ding good comment. So, kailangan lang doon dapat talaga nakaready ka sa mga sasabihin ng ibang tao. So, ano ba nga ba yung mga kailangan natin ng mga gadgets? So, usually, lahat naman ng siguro ng mga tao eh, mayroon naman cellphone. So, kung baguhan ka lang din, pwede mo mang gamitin yung cellphone mo kung wala ka naman talagang camera. Usually, gamit ko rin camera lang din ng cellphone ko. So, ang pag-e-edit, madali lang din mag-edit ng video. Pwede nyo rin gamitin yung apps na yan. Tapos mag-download na lang kayo ng kung ano-ano ng mga music, kung ano-ano ng mga design. Marami naman kayo mahanap sa Google yan. So, dapat, sa pagbablogging, dapat masaya kayo sa ginagawa nyo. Hindi yung trip nyo lang, hindi dahil sa monetization, hindi dahil dyan sa mga ganyan. Dapat masaya kayo sa ginagawa nyo. Yung gusto nyo talaga ma-save yung memories, mga ganun. So, ano-ano nga ba yung mga kailangan natin tandaan sa pagbablog? Unang kailangan mong tandaan, dapat nakatingin ka sa lens ng camera mo. Para naman yung mga viewers mo, eh, parang nakatingin ka rin sa kanila. Hindi naman yung parang sa iba ka nakatingin. Kausap mo, nandirito. Diba? Ang pangit tignan ng ganun. So, pangalawang tip natin, dapat medyo kalakasan naman yung boses nyo. Kasi, mas gugustuhin ng viewer na naiintindihan nila yung sinasabi mo. Pangatlong tip natin, siguro kailangan mo rin mag-isip ng maganda-gandang niche o yung maganda-gandang topic ng video mo. Yung may entertain yung mga manonood sa'yo. Hindi lang yung basta-basta gumawa ka ng video, kailangan meron ding mga pag-uusapan dito sa video na to. Pang-apat na yan, kailangan medyo makapal din yung mukha mo. So, kailangan mong lumabas ng ibang lugar. Kailangan mong maglakad-lakad sa mga kalye, tapos makikita nila, uy, nagsiselfie, uy, nagbibideo. So, para kang tanga na kumukuha ng video mo. So, yun ang isa mong kalaban sa pagbablogging. Yung mga tao na kapaligid sa'yo, titignan ka ng masama, yung mga ganon. Usually, mayroon namang alternative na magagawa. So,
Gayahin niyo ako ganito, andito ako sa ako lang yung mag-isa yung ano. Habang nagbablog ako lang yung mag-isa na nandito. Habang hindi ko pa naman kayang lumabas sa maraming tao, hindi ko pa naman nasusubukan na lumabas sa ano, lumabas para mag-vlog. Gumawa ng video para mag-vlog. Hindi ko ba nasusubukan na makikita ka ng ibang tao, na makikita yung paano ka nagbablog, yung mga ganun. So, kailangan siguro dito yung kapal ng mukha. So, sa ating mga baguhan sa YouTube, baguhan tayong mga vlogger. Kailangan natin talaga makakapal ang mukha natin. So, kung ano may itsura mo lumabas sa camera na yan, proud to be ka na ginawa mo yan. So, ipopost mo yan, makikita yan ng iba't ibang tao, mga pamilya mo, kaibigan mo. Kailangan taas mo kang mapanood nila. Yung kung ano-ano mga comment na ilalagay nila, mga kalokohan, mga basher. So, lagi nyo tatandaan na hindi lang porket nag-post ka ng video, eh okay na yung mga comments sa'yo. Siyempre, meron ding iba naman na hindi nagugustuhan yung ano mo, ugali mo, yung pagsasalita mo, kung ano yung mga topic na nasabi mo. So, maraming iba't ibang klase ng ugali ng ano, ugali na makikita mo sa mga comments na yun. So, kung kayong nanonood kayo na ito, ang tanong ko lang, bakit nyo pinanood to? Ibig sabihin lang nun, na hindi naman dahil sa kaibigan ko kayo o pamilya ko kayo na mapapanood mo talaga to, yung kung ano-anong trip ko, mga ganun. So, yung mga hindi nakakilala sa akin, tanongin nyo yung sarili nyo, bakit nyo ako pinapanood? Isa lang ang sagot dyan. Kasi gusto nyo matuto mag-vlogging. Gusto nyo matuto kung paano ko gumagawa ng mga video, paano ko gumagawa ng mga tips, yung mga ganon. So, hindi natin kailangan ng magandang camera. Ang kinakailangan lang natin, eh yung maganda yung topic mo. Kung pangit man yung camera mo, medyo blurred man yan, medyo sinaunang panahon man yan, naging cinematic man yan, yung makaluma man yan, basta may katuturan yung topic na ilalagay mo. So ako kasi, nag-start ako ng mag-vlog nitong May. Nitong May ng 2019. So birthday yun ng anak ko. First time kasing ilabas namin siya na kami lang dalawa mag-asawa, tas yung anak ko. So ang ginawa ko, nag-try ako mag-video. Tapos nung nga ba nag-edit ako ng video na yon, may nakita ako sa YouTube na mga vloggers. So, parang naanyayaan din ako na nainganyo ako, mga ganon. Nainganyo ako gumawa ng vlog din. So, tama nga naman sila, kagaya ng mga sinasabi ko, yung mga memories na ganon, hindi mo na maibabalik yun. Hindi ka na makakapunta pa at makakabalik pa sa mga nakaraan na. So, maganda mo na lang gagawin is paidodocument mo yung mga pangyayari na magaganda na sa siguro pagka tumagal, pwede mo mapanood at mabalikan yung mga memories na yun. Lalo na sa mga ano, sa mga nag-out of town, yung mga ganung ano, hindi niyo na mababalikan ulit yung mga kasiyahan na naranasan niyo. So gamit lamang yung video sa high-tech ng mga ano natin. Sa high-tech ngayon, pwede na natin mabalikan yung mapanood ulit natin. Kasi dati ano lang, ang naabutan ko kasi dati, ano lang, VHS lang, mga Betamax lang, ganun. Wala pang CD, mga ganun. Di mo rin naman maire-record yun eh. Mahirapan ka kung wala kang tamang teknolohiya para mailagay sa CD yun. So, ang alternative lang natin magagawa is gumawa lang tayo ng video, edit-edit lang natin. Tapos, isave nyo lang. Tapos, pagkatapos, pwede rin kayong mag-vlog ng sa YouTube nyo isisave. So, hanggat mayroong YouTube, andun lang yung video nyo. So, maraming makakapanood, maraming masisiyahan. Tip number 5. Pwede ka rin naman gumawa at sumabay sa uso ng mga viral issues. So, kailangan mo lang kumuha ng mga video ng viral, tapos edit mo lang. Ang pinaka-importante, huwag ka lang maka-copyright. Kasi pag na-copyright ka, useless yung ginawa mong video. Useless yun. Hindi nila ma-monetize, hindi nila maisasama sa monetization yung video na ginawa mo dahil copyright ka na. Hindi nila maisasama yung video mo dahil ginawa mo lang yun sa iba. So meron lang may nagmamay-ari ng video na yun.
Usually, swerte yan lang din. Makakuha ka ng viral video, tapos isave mo sa YouTube, tapos mag-a-up ka agad ng views. Doon ka agad papalo yung YouTube channel mo. So, swerte yan lang talaga. Minsan kasi, ako kasi ginawa ko na yun, ilang beses din. Pero karamihan kasi puro copyright na. So, ginawa ko sa copyright, dinulit ko na lang. So, useless na siya, hindi ko na siya mapapakinabangan. So, tip number 6 natin. Huwag na huwag kang mahihiya sa ginagawa mo. Huwag na huwag mong ikahiya kung ano yung mga ginagawa mo, kung ano yung nasa puso mo. Sundin mo lang, gaya nga ng kanta na kung ano ang nasa puso mo, sundin mo, di ba? So, kung saan ka masaya, doon ka lumugar. Kasi ano namang pakialam ng ibang tao kung masaya ka naman sa ginagawa mo. So, inggit lang sila. Masyado lang silang pingingera na naagawa ka ng ganito pero sila hindi. Di ba? So, tip number 7 natin. Kumuha ka ng niche na iisang topic lang. Para doon ka lang magpo-focus. Doon mo lang ipo-focus yung mga video mo. Kasi yung mga bibisita kasi ng channel mo, masyadong maguguluhan. Ang dami mong video, ang dami mong mga ekek-brekek dyan. Ang dami mong pinaglalagay. So, kailangan iisang topic ka lang. Para yung mga viewers mo, magkaroon ng interest naman na panoorin yung mga video na ginawa mo. So, ayun mga boards, sana nakatulong yung video na to para sa mga baguan lang din na YouTubers. Mga baguan natin sa vlogging. So, sana makatulong ako sa inyo at mayroon akong na-share na panibago na namang kalokohan sa inyo. So, kung bago ka lang dito sa channel na to, please subscribe and click the bell button para updated kayo kung meron na naman akong bagong kalokohan na namang gagawin. So, tatapusin ko na yung video na to. Salamat sa inyo lahat ng nanood. Thank you for watching and bye-bye!